Hello and welcome to Goma. Home today we're preparing leche flan. Sarap. Classic Filipino custard dessert, no? And madali lang paggawa ng leche flan, and the ingredients are very basic: sugar, eggs, milk, two kinds of milk, condensed and evaporated, and vanilla. Pero yung iba, sinasamahan nila na ano, sometimes inalagyan nila ng rind ng calamansi or lemon, no, para medyo citrus yung dating. So we're putting 2 spoons of sugar. Gagawa muna tayo ng caramel natin. Lagyan nandito. Ayan. So hanggang sa mag-caramelize siya. Okay. Gawa tayo ng mga 4 nito. And with this, we're using about 10 eggs. So maliit, medyo maliit yung llanera. We'll just put 2 tablespoons of sugar. Kakaramelize natin siya. One more. And then, while ginagawa nyo yan, pwede na ipa-steam yun nyo. Yung steamer nyo para kumukulo na rin yung tubig nyo. Yan. So once you see it yan, medyo nagbabrown na siya. Huwag masyado malakas yung apoy para hindi siya masyado masunog. Just shake it. Yan. Now, it depends on how bitter you want the caramel, no? Yung iba kasi gusto nila very light lang yung pagka-caramelize ng sugar. Yung iba naman, gusto nila brown na brown. In my case, I like it talagang brown para caramel na caramel yung ano, caramel na caramel yung taste niya. Shake-shake mo lang siya. Yan, kukulo talaga yung ano mo, yung sugar, you know. Nice. Yan, tama. So once mag-brown yan, then just put it on the side and then let it rest. Yung iba kasi nilalagyan nila ng water, pero ako feeling ko parang hindi mo na kailalagyan ng water kasi yung mixture natin, ano na yun eh, liquid na yun eh. So yun na yung magiging liquid part ng caramel natin. I want more brown. Yeah, we'll burn it a little more to caramelize it. Yan. Yun. So, siya, pwede ko nalagay ito yung isang to. And then, magka-candy na yan. Diyan, mainit yan. Ha? Just leave it there. No? Mainit yan. Dandahan. Pinakamasakit pa naman yung paso ng ano, nung melted sugar kasi ang tagal lumamig niyan. So yung init niyan talaga nagpe-penetrate dito sa skin. And then, in this episode, what we're using is, instead of using the regular chicken eggs, ang gagamitin ko ay duck eggs. Itlog ng pato. Bakit? Kasi yung friend ko at saka yung coach namin si Coach Benny Garcia, yun yung business nila sa nasa Bulacan pa siya, gumagawa siya nito. And then ang kinagamit nila ay duck eggs. And it turns out na it's creamier than the regular egg yolks, no? So pag gumawa kayo ng leche flan, then meron kayong opportunity na bumili ng duck eggs. Yan ang gamitin natin. Okay? Just shake it din, shake lang. Okay, so natapos na natin yung llanera natin, and then caramelized na siya. Mainit pa, oh. Oo, mainit. Okay, so I have 6 llaneras. So yung proportion naman ng egg mixture natin is 10 duck eggs, and then 1 can of evaporated milk, 1 can of condensed milk, and 1 teaspoon of pure vanilla bean paste. Okay. Sige, gawin natin muna yung eggs. Next. There you go. So, once malagay mo yung egg dyan, kunin mo lang siya. So, ito mo. Makikita mo talaga, very thick yung ano, yung duck egg, no? Yun. Separate mo lang, lagay mo dito. And then just move on to the next, the same process. Ganun lang. Tuloy-tuloy lang yan. Hopefully, hindi sira yung ibang eggs. Okay? Kapal talaga yung, kapal yung balat ng ano eh, ng duck eggs. So, again, scoop it out with a spoon. Yun. Kapal, ow! Kapal ng albumen, no?
Okay? Or kung ganito, basta malinis lang yung kamay mo, you can separate the egg yolks using your hand. Yan, oh. Kasi makapal talaga yung albumen niya, eh. So, ganun lang, no? Medyo ma-nasty lang sa kamay, pero ganun talaga. That's how cooking is. Separate it. And then, kamay natin. Ayan. Okay? Malinis yung kamay ko. Before I started, naghukas na ako ng kamay. I always wash my hands. Yung kapal ng albumin, oh. Alam nyo may ano? Yung leche flan. Alam nyo bang kailan to na nagsimula dito sa Pilipinas? During the time na kinonquer tayo ng mga Spaniards. Oh. Itong recipe na to, talagang dala nila to, eh. Sa kanila to na nag-originate. And then yung tayo ng mga Filipinos, siyempre magaling tayong panggaya, magluto. No? Pero before, hindi naman uso yung, ano, eh, yung condensed milk. Bago na lang itong condensed milk na ito. Eh. I remember even the time na gumagawa ng leche flan yung lola ko, hindi siya gumagamit na, ano, ng condensed milk. So instead, ginagawa niya, ginagamitan niya ng sugar, ginagawa niya ng sugar syrup. So, kunin natin ito. Ayan, ganda ng itlog, oh. Oh. Ito lang itlog na masarap hawakan. No? Yun. So, yung duck eggs, hindi siya masyadong available in most markets. Pero kung meron kayong makakuha na duck eggs, this really, I'm telling you, this really the best for leche flan. Yun. And ang gagawin ko, I remember again, you know, yung lola ko naman, nilalagyan niya ng ano, nilalagyan niya ng rind yung llanera. 2, 4, 6, 8, so dalawa pa. Nilalagyan niya ng calamansi rind yung llanera. Kasi para gusto niya na medyo may konting citrus flavor yung leche flan niya. So what I'll do, half of that, lalagyan natin ng ano, ng rind. Pero wala akong calamansi now. So what I have is just lemon. So yun ang gagamitin natin. Okay, so lapit na. Yun. Isang egg na lang. But you know, if you don't have duck eggs, okay lang yung chicken eggs. Ha? Ito naman is just for creamier texture. So let's count it. 2, 4, 6, 8, 10. I have 10 eggs. Tatabi ko ito. Ito, magagamit ito for another recipe, so you can keep it. You can keep it for about a week. Okay, let's wash our hands. I just came from the campaign trail, kaya nakagantong outfit ako. Okay? Then next, tatabi na natin to. Okay. Let's clean our table. Alright. So, buksan natin yung evaporated milk natin. Always clean and wash your... Pakita ko sa inyo, always wash your can, no? Wash your cans all the time before opening it. And okay. Bakit kailangan nyo hugasan yan before nyo buksan? Paano kasi hindi mo alam kung ano yung gumapang sa ibabaw niyan. You'll never know. Minsan, pag nakatago lang sa shelves mo, baka may mga konting maliit na hayop dyan, cockroaches or anything. At least, malinis yung ibabaw. So, we'll open this. Take that. And then the other end, buksan din natin para sa air niya. And we'll put in 1 can of Alaska evaporated milk. So put it there. Next, 1 can of condensada. Yum. So sweeten na siya. And then, hindi na lang kailangan lagyan ng sugar. But some people, they really like their leche flan sweet. No? So it really depends on your taste. So itong sinasabi ko kanina, bago lang itong ano, eh. Bago lang itong
gumagamit na ano ng condensed milk sa pagpagawa ng leche flan. Dati wala talaga. And then get the best available na ano na vanilla flavoring niyo. And this is one of the best that you can find in the market. It's Nielsen Massey, you know. This is made of pure vanilla bean paste. So kung wala kayong vanilla pod, this is the next best thing. Then iba naman, meron naman yung imitation of vanilla lang or vanilla extract, but this is really good. So we'll use about a teaspoon of this. Tamo. Malapot siya, oh. That's the vanilla bean paste. Sarap niyan. And just make use of all of that. And then, yun na. Ihalo na natin siya. Okay. Using a whisk, i-whisk lang natin siya. Yun. And then, yung madudurog na yung natin, yung eggs natin. Just continue mixing it. Mix it well. Yun. Continue lang, ganun lang. Sige, you can whisk this for about para halong-halo siya, tapos yung egg yolks niya talagang durog na durog. So good mga 3 minutes. Just keep on whisking it, just like that. Smell it. Bango, really good. This is going to be very, very creamy. Very, very rich. So sometimes, pag alam mo na very rich yung texture ng ano mo, ng leche flan, minsan hindi mo na kailangan punuin yung llanera, kahit halfway lang. Para, sometimes kasi when it's too rich and then it's very sweet, nakaka-umay, no? Na usually dessert kasi gusto mo lang mawala yung taste nung kinain mo for lunch or for dinner. That's the reason why you want a sweet taste in your mouth. And then after this, ililipat natin to sa isang lalagyan, pero the reason is, gusto ko na i-filter natin siya para wala yung mga lumps, yung mga buo-buo na usually coming from dun sa eggs, no? Iba naman, nilalagyan na ng konting flour para mas maging dense yung ano, mas maging densely packed yung leche flan nila. But ako, I don't like putting flour. Pwede rin, pero I don't really like putting flour kasi yung egg na yun, the egg is a binder itself. Okay? So after mixing it, yun na. Okay? Put it here. And then, salayan natin siya. Yun. See? Kaya mo siya gustong salain para yung mga buo-buo na yun na mawala na siya. Kasi pag when you include it in your cooking, ang mangyayari is may feel mo yun, magkakaroon ng texture yung leche flan mo. So we'll do it twice. Yun. Meron pa rin, no? Kita mo, meron pa rin, no? What I'll do? I'll do it 3 times. Para makita natin, para ma-determine natin kung talagang meron pa. One more. Okay? May konti lang, okay lang. That's good enough. Put it out. So, at this point, yan, pwede natin siya ilagay sa llanera natin. Remember what I said kanina? Yung kalahati nito, lalagyan natin ano, ng rind, yung dalawa, iwanan natin siya na plain. I'm doing this because ginagaya ko lang yung leche flan ng lola ko. Ito yung ginagawa niya. Lalagyan yung rind dito sa ibabaw. Yan. Yung don't hit the white part, ah, dun lang sa yellow part. Kasi pag tinamaan mo yung white part ng lemon, medyo bitter na yan. Remember, ayaw natin na bitter. Ha? Pangit ng bitter sa life. Yun.
Ito yung version ng lola ko. Ito yung main version ko. Nice. So mamaya, pag naluto na to, paano mo malalaman kung alin yung merong lemon na rin at saka alin yung plain? Simple lang. Kasi pag sinerve mo to, tinatanggal, ginagano mo siya, di ba? So pagtanggal, makita mo may rind sa ibabaw. Tsaka maamoy mo eh. Bango ng lemon, no? So lalagyan natin ito dito. Slowly. Okay. Hindi kailangan punong-puno. Good. So at this point, lalagyan natin siya ng aluminum foil. Siyempre, I'm glad to use aluminum foil. Yan. Isa. Okay. And then, kira-wrap lang natin to with foil. Yun, ganun lang. Ayaw mo na yung steam niya papasok dun sa mixture mo, so just you have to close it tightly, secured talaga siya ng ganun. Okay? So once na-cover mo na siya dyan with aluminum foil, what you do is just you let it sit for a while, 5 to 10 minutes pwede yan, para lang ma-release niya yung mga air bubbles na na-trap inside, kasi pag minadali mo na nilagay mo kagad sa steamer, what happens is, nagbabubble sa ilalim, naiiwan siya doon. And then, the best way is when you steam it, huwag masyadong full steam, medium steam lang. So, the longer you cook this, the slower it is, the better. Alright? So, after 10 minutes, ito yung steamer natin. Lalagyan na natin siya, isa-isa. Yun, one. Two, and four, and five. Yun. That's it. Steam natin siya. And then, in 30 minutes, 45 minutes, tapos ito. Alright. So after 40 minutes of steaming yung leche flan natin, yun, lalabasan natin sa isa-isa. Okay. Init ito, ha? So ganito, iwanan nyo lang dyan. Let it cool for about 1 hour. And then mamaya, buksan natin siya. Tapos titigman natin. Okay? Tignan natin kung maganda itong ginawa natin. Let's see. Let's open it. Separate natin sa llanera. Diyan natin. Okay. So, ganito siya. And then, yun. Nice! Beauty! Love it! Here we go. These are duck eggs, leche flan. Wow.
Sarap nito. Let's try this. Sarap. So creamy. Sarap. It's so creamy. Iba-iba talaga yung texture pag ano. When you're using duck eggs and chicken eggs, iba talaga. It's very creamy. And then, so that you know, ang leche flan, mas masarap to habang tumatagal. You make it now and then kainin mo siya after 3 days. Makikita mo, grabe yung pagka-espeso niya, yung pagkalapot niya. So, normally people, what they do, they cook it now and then they serve it 3 days after. Pero, ano magagawa natin? Ngayon pa lang eh. Okay na siya, yo. Wow. Sarap. Well, parang creme brulee. Basically, creme brulee, creme flan, pare-pareho lang yan. Ah, thank you so much for joining me right here in Goma at home. Please like, subscribe, and press on the notification bell. Thank you for watching me. Do this in your home. Eat it with your friends. Enjoy it with your family. Okay? I'll see you next time right here in Goma at home. Bye. One more.